Patawad agad nila Nat itong si Carlos ang hindi niya alam. Ay inuututo na naman siyang muli at meron na namang dagdag kasinungalingan na pinapaniwala si Carlos. At hindi niya ito matatago dahil sa pagdating ni Joyce, nagtatagpo ang kanilang mga landas. Dito nga ay napagkamalan pa ni Lynette na kasama sa nangloob ng bahay nila Carlos. Sinabi ni Joyce na siya ay isang kaibigan ni Erin at nag-alala siya ng husto dahil nga ilang oras na nga itong nawawala at hindi sumasagot sa tawag niya. Ulat si Lynette sa kanyang mga narinig na ikwento na rin niya na mayroong naiwan si Erin sa kanilang bahay itong ang kanilang perfume. Naisip ni Joyce na kung nasa kanila ang perfume ay maaring huling kasama ni Erin ay walang iba kundi itong si Carlos. Na naman sumagi sa utak nitong si Lynette na maaring nagsisinungaling ang kanyang asawa at may tinatago ito tungkol kay Erin. Ano kaya ang ginawa ni Carlos dito kay Erin? Yun ang dapat malaman nitong si Lynette. Sa kabilang banda, nag-aaligaga nga itong si Lyndon matapos mayroong isang pasyente na dumating sa kanila. At ang status nga ng pasyente ay nawala ng malay at hinanghina na. Magugulat nga itong si Carlos habang ito'y dumadaan sa kaniyang harapan sapagkat ang pasyente ay walang iba kundi ang babaeng kanyang nilagay sa kapahamakan nitong si Erin. Akala niya ay patay na ito kaya tinapon niya ito sa ilog ngunit sa kabutihang palad ay buhay pa ito. Nakabahan si Carlos lalo na sa oras na makita ni Lynette itong si Erin na nasa ICU at naghihingalo. Yan naman maisipan kaya ni Carlos na tuluyang kitlin ang buhay ni Erin nang tuluyang wala nang maisiliwalat itong si Erin dahil sa oras na magkaroon nga ito ng malay dahil sa kanyang matinding ginawa sa kanyang sarili. Maaring ibunyag na nga niya ng walang katakot-takot ang mga masamang gawain ni Carlos. Tutuldukan na nga kaya lahat ng kasinungulingan at pagpapanggap ni Carlos kung saan minamanipula na lamang niya ng husto ang kanyang asawa-asawa na si Lynette upang paniwalaan siya. Nagiging story maker na nga siya samantalang tatanga-tanga naman itong si Lynette at naniwala agad sa paulit-ulit niyang pinagagawa. Samantala, dahil nga sa pagdating ni Joyce ay malalantad ang katotohanan dahil ipapakita ni Joyce ang litrato kung saan ikinasal na nga itong si Carlos kay Erin, bagay na tinatago nilang dalawa at pinapalabas na mag-ex lamang sila. Ngunit ang katotohanan ay talagang asawa pa ni Carlos itong si Erin sapagkat hindi pa sila nagdivorsyo. Ang banda, pupuntahan na nga ni Joyce itong kanyang kaibigan dahil nalaman na nga niya na ito ay nasa malabhang kalagayan at dinala nga ito sa Eastridge. At dito nila matutuklasan ang katauhan ni Erin sapagkat ang kanyang apelido nga na ginagamit ay Benitez. Bakit Erin Benitez ang kanyang pangalan na totoo? Sino siya? At ano ang kaugnayan niya kay Carlos? Malalaman kaya ng mga taga-Eastridge na ang kanilang ginagamot ay walang iba kundi asawa dati nitong si Carlos na tinatago niya sapagkat nag-asawa siyang muli dito kay Lynette. Aalala ng hosto si Joyce kaya naman hindi niya ito pakakawalan, hindi niya lulubayan si Erin hanggang sa hindi ito gumaling dahil batid niyang nasa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan. Samtalang ito namang si Harry ay labis na nag-alala. Sinabi niya kay Annalene kung nakita niya si Erin sapagkat meron dapat silang schedule ng photoshoot, magkikita dapat sila. Subalit hindi napansin ni Annalene si Erin.